Lato-lato competition, tampok sa Gerona, Tarlac. Tunghayan sa report. Ganito ang naging eksena sa Lato-lato competition na idinaos ng LGU Gerona, Tarlac at isang sikat na Facebook community page sa lugar. Ayon sa organizers, nahati sa mga kategori ang kompetisyon mula sa walk-ins at mga kalahok na nag-submit ng kanilang lato-lato video entry para mag-qualify sa main event. 10 players ang napili para maglaban sa main event. Natapyas ito ng 7 sa kasagsagan ng 23-minute mark ng lato-lato challenge. Hanggang mismong organizers na ang nagpatigil ng laro pagkatapos umabot ng 40 minutes ang laban. Actually po, yung iba po kasing parents nagbo-worry na kasi po yung dun sa 7 bata, meron na pong pinagpapawisan, meron na pong medyo namumutla. Kaya nag-worry na rin po yung mga kasamahan po natin sa Gerona Spotted, kaya po itinigil na lang po yung laro. Dahil dito, ginawang basehan na lang ng mga organizer sa winner ang lato-lato player na may pinakamahabang lato-lato video entry na ipinasa. Nakatanggap naman ng cash prizes ang players. Para po ma-develop yung kwan ng mga bata, ma'am, parang sa sports na rin, imbis na mahilig, malulung po sila sa paglalaro ng mga mobile gadgets, pinopromote po namin para yung physical health po nila. Sa kabila nito, nagpaalala pa rin ng health authorities sa tamang paggamit ng larong lato-lato. Importante umanong nasa tamang edad na ang naglalaro nito para maiwasan ang anumang disgrasya. Po, pwede po yung laki ng bola maipasok sa bunganga, mag-cause po yan ng choking. At yung kakalaro po nila, nagpapahirap po yun dito po sa basement nila. No? So maali po na madamage po yung mga tendon ng mga bata. Joan Punsoy, One North Central Luzon.